Kevin Quiambao pasok sa top 10 ng FIBA Asia Cup sa assist department. Bobby Ray Parks, top scorer ng GILAS sa FIBA. Statistics at league leaders ng GILAS Pilipinas, yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Nagtapos nga ang GILAS Pilipinas sa 2022 FIBA Asia Cup Qualifiers third window na may kartadang 1 win and 3 losses. Biggest loss nga ng koponan ay ang pagkatalo ng GILAS kontra Japan na pumutol sa ating perfect record sa mahigit sa 10 taon. Sa videong ito, ating pag-uusapan ang statistics ng GILAS Pilipinas at mga players na nag-stand out sa kabuuan ng torneo. Sa kabuuan ng torneo, pangatlo ang Pilipinas sa field goal shooting kung saan mayroon tayong 45.3 field goal percentage kasunod ng China at Japan. Pilipinas naman ang nanguna sa 2-point field goals kung saan nagtala tayo ng 53% efficiency. Kung ito nga sana ang ginamit ng GILAS sa kanilang mga plays ay tiyak na mas mataas na pwesto ang ating kalalagyan. Kulelat naman ang ating bansa sa rebounds per game kung saan out of 16 teams ay pang 16 ang ating koponan na may 33.0 rebounds per game lamang. Pangwalo naman ang ating bansa sa assist per game kung saan nagtala tayo ng 18.8 assist per game. Pangatlo din naman ang ating bansa kasama ang Indonesia sa blocking department kung saan nagtala tayo ng 3.8 blocks per game. Samantala, sa individual statistics, si Bobby Ray Parks ang top scorer ng ating koponan na nagtala ng 13.3 points per game. Sumunod sa kanya ay si Bigman Carl Tamayo na may 12.0 points per game at si Kiefer Ravenna na may 10 points per game. Pasok din sa top 10 si Bobby Ray Parks sa 3-point field goals kung saan 50% efficiency ang kanyang naitala para pumwesto sa number 9 spot. Commendable din si Kevin Quiambao na nagtapos sa 8th spot ng assist department kung saan nagtala ito ng 4.8 assists per game. Na-feature nga din si Will Navarro sa kanyang dunk kontra Lebanon kung saan ay napili ito ng FIBA bilang number 1 best play sa unang linggo ng torneo. There you have it mga ka-Courtside, thank you for supporting this channel. Don't forget to like and subscribe at patuloy na abangan sa aming channel ang mga susunod na updates.